Bakit nga ba pinagpalit mo ang South Korea sa Canada? Canada kasi para sa akin, matagal ko na rin pangarap to. Ang tingin ko sa Canada, parang paraiso eh. You know, what's up sa inyo mga kanoy? So, magugupitan muna kami ngayon. Si Abner from South Korea. Apayaw, Pilipinas. From Apayaw sa Pilipinas. So, nag-cross country din siya from Korea to Canada. So, ano kami, halos magkasabay. Bali, nauna lang ako sa kanya ng isang linggo. Last year lang. Isang taon na pala tayo sa ano? Oo. Next month na. Isang taon na kami. Kahit paano, medyo nakaka-survive. So yun, habang magugupitan kami, ano muna kami? Ang kantong barbero. Kami lang din yung nagugupitan dito kasi mahal yung gupit sa labas. Tapos, tawag dito, schedule dito sa Canada. Kailangan mo muna magpa-schedule. Tapos, yung schedule matagal pa. Pagpunta mo dun, gugupitan agad. Yeah. Hindi ganun, magpa-schedule. Serte kami dito kasi may kasamang barbero. Baka makatulog na naman ako dito. yung agency pala na pinag-applyan namin, parehas lang. Same kami ng agency sa K-Monster. Yan, sa South Korea. Gusto nyo mag-apply, search nyo lang sa Facebook. Yung K-Monster. Yan, dyan kami galing lahat. Bali, ilan ba tayo lahat? 30 plus? May parating pa na ano? Galing Pilipinas. Galing Pilipinas. Galing ano din yun, galing South Korea. Tapos, expired yung visa niya sa South Korea, kaya umuwi siya ng Pilipinas. Pero bago siya umuwi ng Pilipinas, ay hired na siya, kabatch namin siya. Kaya nga lang, hindi na siya na rin yun sa Korea, kaya ayun, wala siyang no choice. Walang no choice. May visa na yun, ang tagal na. Isang taon din. Ang tagal niya sa Pilipinas nagantay. Isa lang ba yan? Dalawa pa sila. Dalawa pa. Isa pa lang may magandang balita. Na next month makakarating na rin siya. So yun, kaya yung ibang employer dito sa Canada, pagka galing Pilipinas, nagba-back out. Gawa ng ano, sobrang tagal ng process. Tagal ng process sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Gawa ng mga POEA, mga PDOS, Polo. Sobrang tagal. Kagaya nung senior nung consultant namin sa ano, sa South Korea. May ano na, may visa na. Tapos, natagalan si employer kasi tagal ang process sa Pilipinas. Back out pa. Maganda tong skill ni Brian. Pwede niyang ano, pagkakitaan to kung sakaling mahasa talaga siya. Practice pa. May yung pinagpapractice niya pero okay naman. Talagang malaki na yung improvement niya. Maganda na ang panahon dito sa Canada. Oo, mainit na. Mainit na. May pagkakataon ka lumabas kapag nandito kapag ganitong mainit. Kasi mas mahaba yung taglamig dito. Bakit nga ba pinagpalit mo ang South Korea sa Canada? Magandang tanong yan. Ang Canada kasi para sa akin, matagal ko na rin pangarap to. Wala pa nung high school pa lang siguro. Kasi yung auntie namin, nandito na. Kasi yung buong pamilya niya. Yun din yung nagpa-aral sa akin nun. Makapag-aral ka, pwede kang makapunta dito, sabi. Parang ang tingin ko sa Canada, parang paraiso eh. Oo, parang tayo. Kumbaga, naging inspiration mo sila, ano? Oo. Kaya nung nag-abroad ako sa ano, South Korea, nakita ko yung chance na pwede palang mag-apply, cross country. Ginarap ko na agad. Although maganda yung sahuran sa South Korea. Yung pag kinukumpara ko, talagang nasa South Korea kami, talagang ano eh, libre kasi yung ano doon. Libre yung accommodation na ano. Halos buo yung sahod mo. Nagulat lang ako nung nandito na ako kasi ganun na. Manibago ka? Manibago kasi yung accommodation, ang laki ng bayad. Lahat may bayad? Oo, pero iniisip ko yung ano eh. Future. Ito pang matagalang ano, benefits.
Pero may ano, may apat na taon pa akong ano doon, natitirang visa. Ang iniisip ko yung apat na taon, pag ginugol ko yun, may anak kasi ako eh. May pamilya din ako, may isa akong anak. Iniwan ko ng anak ko nung ano, isang buwan na ata, iniwan ko yun. Mga pagkapanganak. Iniisip ko kung tapusin ko yung limang taon doon, matagal ko bang ano, makakasama yung pamilya ko. Kaya iniisip ko yung ano, nakita ko yung pagkakataon na pwedeng makapag-cross country dito. Rinab ko na kasi mas mababa yung ano, hihintayin mo bago mo makasama sila. Tama. Kesa yung hintayin ko yung limang taon doon bago ko sila makasama. Sayang yung ano eh, sayang yung time eh. Papala rin tayo. Makapiyara agad within 2 to 3 years. Ibigyan ng Panginoon makasama natin sila. Reason ni Abner kung bakit siya right, kung bakit niya pinagpalit yung ano, yung South Korea. Kasi alam ko sa South Korea malaki ang sahuran doon eh. Diba? Ano bang ano diferensya ng sahod natin dito sa Canada at sa South Korea? Kumpara dito, malaki naman dito. Pero ang ano lang, ang problema lang yung halos kalahati yung napupunta sa ano natin, bayad ng bahay, yung mga expenses, no? Expenses sa tax. Yung binabayad din natin yun, para sa atin din naman. Halos libre ang ano dito, libre ang sakaling nagkasakit ka, libre ang hospital. Oh, yun. Yung tax, tayo din ng makikinabang. Kumbaga yung binabayad natin na tax na pupunta rin sa atin. Tayo rin yung mga citizen din yung ano, yung nakikinabang. Wala ka na bang regret ng dito ka sa Canada? Wala na. Isipin mo yung regret, malulungkot ka lang. Dito na tayo eh, kaya kailangan nating harapin. Ano naman yung maia-advise mo dun sa mga kababayan natin na gusto magpunta din dito sa Canada? Mag-ano kayo, mag-research muna sa YouTube. Magtanong-tanong, kung talagang gusto niyo talaga, walang ano, walang sisihan pag nandito na kayo. Marami kasi ng ano eh, yung nakikita natin sa YouTube na ano. Parang walang masama, walang negative. Positive lahat. May mga negative naman, may mga negative. Lahat naman ng bagay may negative. Pero maganda dun, tignan mo na lang as positive. So yun yung payo ni ano ni Abder, napakaganda. Mag-research kayo at panalangin nyo. Tapos pag-isipan ng maraming beses. Tsaka huwag lang isang side yung tingnan nyo. Kasi yung iba, sumapunta sa Canada kasi, malaking sahod sa Canada. Kung yun lang yung titignan ninyo, baka mabigo kayo. Kung ang reason nyo ay pagpunta dito para lang pumita ng malaki, yun lang yung goal nyo, hindi para sa inyo Canada. Kasi, baka pagpunta nyo sa employer na mahir kayo at hindi ganun kalaking sahod, matisappoint kayo, huwag kayo ng Pilipinas, paano kung gumastos kayo pagpunta dito, nagbenta kayo ng ano, ng property ninyo, nagsanla kayo, nangutang kayo, tapos pag uwi nyo, anong ibabayad nyo, nabang pa kayo sa utang. Huwag lang isang side. Kumbaga, tama yung sabi ni Abner, mag-search kayo. Kasi, sa totoo lang, ang bayad ng bayad dito, napakalaki. Yung bahay namin, 3,000 ano ba? Oo, 3,000 per month. Lima kami dito, kaya 600 per isang tao. Per head. $600. Ano lang yun, bahay lang yun. Bahay lang. Wala pa dun yung oriente. Utilities. Pero yung tubig, kasama na yun. Sa, ano, sa bahay, sa bahay. Libre na yung tubig. Kuryente na lang. Pero yung kuryente, ang mahal. Lalo pag, ano, pag taglamig. Pag taglamig, may heater. Yun, bukod pa yun, yung wifi tsaka kuryente. Tapos, siyempre, mayroon din kaming mga cellphone, may mga wifi. Yun, minamantayan din namin yun. You know, before and after, oh. Next!